ang tinatanim niya po dito ay yung bunga rin ng kanyang nakaraan na ampalaya. Ka-farmer, naniniwala ka ba na kapag nagtanim ka ng ampalaya at ang binhi ay nanggaling doon sa dating bunga ng iyong ampalaya ay mamumunga ng marami? Well, sa video na to ka-farmer ay papatunayan ni Kuya Tikboy sa kanyang ampalaya farm na ang pagtatanim ng F2 o second generation ay maraming bunga. Ngayong araw ka-farmer, ang episode natin ay about sa ampalaya. Bumalik tayo ulit sa garden ni Kuya Tikboy upang patunayan kung totoo nga ba ang sinasabi niya na kapag nagtanim ka ulit ng binhi na mula sa bunga ng iyong dating ampalaya ay mamumunga ng marami. Kaya naabutan ko sila dito na naglilinis sapagkat ang kanyang garden po ay isa rin sa binibisita ng DA, Department of Agriculture. Binibisita rin po ito ng DOST, Department of Science and Technology. Kasi nga, ang unang problema, mahirap daw bumili ng seeds at mahal pa yung seeds. Pero magugulat kayo dito sapagkat yung tinatanim niya po dito ay mismong bunga ng kanyang ampalaya. Okay? Pangit daw itanim yung second generation. Pero ito ka farmer, ilang beses niya na itong paulit-ulit na tinanim, papakita ko sa inyo. Ayan, nagsisimula pa lang mamunga. Kanina na-harvest na pala ito. Pero ang kanyang bunga, ayan. So maganda naman ka farmer, hindi naman sabi na pangit yung ng bunga ng F2. Maganda naman. Ayan. Kagandahan pa dito sa kanyang gulayan, malinis yung kanyang trellis. Ito yung kinikwento ko sa inyo nakaraan, yung kanyang ginagawa na trellis ay maluwang. Kung gusto nyo malaman ka farmer paano nyo ginawa ang kanyang trellis at paano siya nag-alaga ng kanyang ampalaya, ay mayroon akong video na pwede nyo panoodin pagkatapos nito. Kapag matagal magsalubong dito, yan, sa gitna, mas mahaba yung harvest kasi sabi niya once na magsalubong yung dalawa na yan sa gitna, doon na magsisimulang bababa na yung harvest mo ng ampalaya. Pero kapag hanggat hindi pa sila nagsasalubong na dalawa, maganda pa yung harvest. Tingnan natin yung kanyang talbos. Ayan. Grabing tataba ng kanyang talbos. At kapag nag-abuno pala siya dito, nag-aabuno lang siya kapag nakita niya yung talbos ay medyo lumiliit na, saka lang siya nag-aabuno. Pero kagaya nito na malaki pa yung talbos, bihira lang siyang mag-abuno. Ang bigat ng ano nito, 1 kilo, yung malaki na sa 3. Pero kadalasan 4 yung 1 kilo, yung katamtama. Kasi hindi naman nila masyadong pinapalaki. Kasi hindi naman masyadong market yung malaki na masyado. Yung katamtaman lang. So ayan ka-farmer, maniniwala na ba kayo na yung pangalawang, yung seeds ng inyong mga bunga na tinanim ay pwede nyong gawing seeds? Nakadepende lang yan sa management, sa pag-aalaga ng inyong gulay. Sa ganyan, yung nakikita ko na advantage nito, hindi ka na bibili ng paulit-ulit na seeds. Kasi nga, ang isang pack ng seeds ngayon ay pumapatak na sa dito sa amin, umabot na minsan ng 86, 105. So ilang piraso lang 'yon? 12 piraso lang 'yon na buto ng ampalaya. Samantalang ito, pipili ka lang siguro, pipiliin mo lang dito yung gusto mo talagang gawing binhi upang itanim. Pangalawa, sa kapag nagtanim ka lang nito, kung gusto mong magtanim ng malawakan, gusto mong magtanim ng napakalapad na area, ay mas marami kang binhi na pwedeng itanim. Pangatlong advantage ka farmer na nakikita ko dito, kung mayroon kang sariling seeds ay pwede kang magtanim all the time at hindi ka maubusan ng pantanim. Dahil may mga case minsan na gusto mo nang magtanim, wala nang seeds na mabili sa agri-supply. Kapag paulit-ulit na bibili tayo ng seeds, kahit ako, bumibili ako lagi ng seeds ng F1, magastos. At ilang piraso lang yung matatanim mo at hindi mo pa sigurado kasi may mga atake pa yan na fungus, pwedeng mamatay ang ampalaya nyo. Kaya nga si Kuya Tikboy dito, tingnan nyo, minsan 2 o 3 yung kanyang mga tinatanim. Pero kahit 2 o 3 yung kanyang tinatanim, nakikita nyo naman ka farmer, talagang alagang-alaga niya yung mga puno. Pero ang advice natin sa inyo, huwag kayong tatanim siyempre ng
dalawa or tatlo, isa maganda na. Yung sa kanya, natatanim niya lang na ganito ka, na ganito, na dalawa or tatlo, kasi nga malapad yung kanyang trellis. So yung kanyang pagtatanim ay staggered dito sa kabila. Punta natin. So ito ka farmer, yung panibago niyang tanim na ampalaya. Ang ginagawa niya kapag para mapanatili niyang malinis dito sa gitna, inaararo niya lang ka farmer. Nako, napakaganda ito. Kung mayroon kayong mga pagtatamna na bukid, pwede pong nating gayahin ito. At isa pa yung nakita ko dito, hindi siya gumagamit dito ng mga nylon or mga ano. Yung ginagamit niya dito ka farmer ay ito, yung mga kawayan na hinati niya ng ano, kasi maraming kawayan doon, no. So yan ang ginawa niyang trellis. Pero ang lalayo nito ka farmer, isang dangkal. Pero malalaki talaga siya. Panglaban siguro talaga 'to kung kahit gaano kabigat yung bunga ng kanyang ampalaya. Dito naman sa pangalawa niyang tanim, napansin ko tig-iisa lang yung tanim niya ng ano, ampalaya. Tapos kapag masukal na dito sa bandang gilid ng mga puno, ayan, may mga magaganda siyang mga nagdadamo. Kaway-kaway dyan, hello! Ayan, may mga nagdadamo siya dito upang linisin yung gilid. Hindi niya inaararo dito sa mas malapit kasi siyempre may mga ugat. Yung inaararo niya mga siguro mga sobra kalating metro yung layo mula sa puno. Doon lang siya nag-aararo upang tanggalin yung mga damo, 'di ba? Pasadahan na natin dito sa bandang gilid para mas lalo niyong makita kung gaano kaganda dito sa gilid. Wala kang makita ka farmer na ano, na maliliit yung mga dulo. Ayan, oh. Ang kanilang water pump naman ka farmer ay ginagawa nila every 2 days upang ma-maintain yung moisture ng lupa. So ayan ka farmer, sana nakumbinsi kita na maniwala ka na kailangan hindi lang lagi tayong bili ng seeds, okay? Pwede nating itanim ulit yung mga seeds na nanggaling mismo sa ating mga gulay. Dito naman ka farmer sa bandang itaas. Ayan, kitang-kita natin na nagsisimula pa lang silang magpagitna. Believe nga ako ka farmer dito kay Kuya Tikboy Torres, sapagkat hindi lang ampalaya yung kanyang tanim. Mayroon siyang tanim na talong, kalabasa, upo at iba pa. Ginagawa niya ito upang makabinta siya sa ng iba-ibang gulay sa magkakasabay na panahon. Sa susunod na video ka farmer, ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi natin dapat magtanim ng tatlo o apat na puno sa isang taniman. Kaparmer, nagustuhan mo ba yung video natin ngayong araw? Kung nagustuhan mo, please like and comment na rin. Salamat kaparmer sa inyong patuloy na suporta. Kung bago ka sa aking channel, in-encourage kita na mag-subscribe upang mapanood mo pa ang ating mga susunod na video. Hanggang sa muli, happy farming sa ating lahat. Paalam!